Welcome back to my channel or welcome to my channel. So for today's video, mag-unbox tayo ng luxury brand and I'm super excited to share it with you guys. And I also enjoy watching unboxing videos like this, especially kung mga luxury brand kasi minsan lang ako makabili ng luxury brand, talagang tinitreat ko yung sarili ko. And I also like to make videos like this para in time na hindi ko na-afford bumili ng ganito. Alam nyo yun, masasabi mo sa sarili mo na, oh, may nagawa akong videos. You know, memories ba? Ganon. So obviously, it's not for bragging purposes. I just want to share videos and I hope you don't mind. So if you are interested and if you enjoy watching videos like this, you can stay tuned and join me guys. So, tada! Here's the bag. I have multiple items, not that much. I have one big one and I have two small ones. So, the big one, trinit ko naman yung sarili ko because it was my birthday. And yun, pinaghandaan ko naman and pinag-ipunan ko yung pinambili ko dito, guys. And one of the item, it was given to me by my partner, Jan. So, thank you so much. Ayan, super appreciate ko naman pag binibigyan niya ako ng mga regalo na ganon. And ayokong magpabili sa kanya ng mamahalin. Although, ina-ask niya ako, what do I want for my birthday or for Christmas, mga ganyan. Pero yung mga maliliit na bagay lang ang ipapabili ko, hindi yung mga mamahalin. So, ito na nga, ang dami nating hanash, no? Umpisahan natin. So, meron tayong box na maliit. And then, another small box. And I have this. Wow! Ito talaga ang nagpapa-excite at nagpapakilig sa akin ngayon, guys. And hindi ko pa siya in-unbox since I got it. Kasi, di ba, minsan, pag, lalo pag nag-take tayo ng videos or we try to vlog, so hinihintay muna natin na ready tayong mag-vlog before natin sila i-unbox, di ba? So, here's my receipt. I bought it from Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ayan na naman tayo, eh, no? So, yan. From Sloan Square. So, I'm in the UK. Ayan siya. So, let's start with the cutest and the smallest bag. A box! So, ang cute na ribbon niya, guys. No? Yan naman ang mga gusto natin pag bumibili tayo from luxury brand. Talagang they present it so well. So, let's unribbon it. Untie it. So, ayan. This is given to me by my partner, John. Ayan, binilan ko din kasi ng ganito yung sister ko for her birthday and gusto ko, ano, tag-isa kami. Is it for me? Yeah. Tingnan mo kasi muna yung card. May card dyan. May no. Baka mas, ay. Tunuhin mo na ganyan. Oo. Help tita to close. Mas madali siyang i-close kaysa yung isa ko. Meron ka rin? Hindi, yung ibang ano, confidential lang. Thank you. So, yan lang ang nasa box. And then this. Little guy. Oh my God, ang ganda. In Damier Abin. Damier Abin. And meron siyang textile. Andun si Amber. Sorry about that. It's coated fabric. Product care guidelines are available on Louis Vuitton. Tapos, scan nyo lang yung QR code. And I like this dust cloth. Ayan siya.
And guys, I also made a vending machine. You also made a vending machine. Where's your vending machine? Do you wanna show it to guys? Every time nagvavlog ako, gusto nilang pa-extra. Gusto niyang pa-extra. Okay, so tignan muna natin yung vending machine daw niya. This is the vending machine, and I painted it green. And this hole here, this mm-hmm. is where you put the coin, and then you put what toy you want, and then you spin it. And then you get your prize here, and this is where all well the coins done. Are. Well done. Talagang ano nire-recycle niya pag may mga boxes kami. So yeah, cute vending machine. Well done, girl. Is that your project from school? No, I'm gonna bring it on Monday. Okay, so sinabi niya kasi and sa teacher niya. And I also made a book. You made a book. With my daddy. Where is it? But daddy said to only show you it when it's finished. Oh, kasi pang Mother's Day pala. It's Mother's Day on Sunday. So yeah, say bye-bye to guys so I can continue. Bye-bye. So here's this cute little guy. Meron pa siyang plastic, guys. It's written Louis Vuitton. Actually, this is the Keep It bracelet for $185, I think. Yes, yeah. I'll just insert the price if I'm not sure about it. So ang cute niya, and it's similar to Confidential bracelet, pero yung Confidential bracelet, yung hardware niya is mas mahaba up to here. And this one, you can just push this button. And then there you have code made in Spain. And on the other side is just a hole. So ito, I tried it on my sister nung binili ko yung sa kanya. And medyo mahirap siya pag mag-isa ka lang. And I got this in size 17 and I got my sister size 19. Kasi mas malaki yung kamay niya sa akin. And let's have a look. Ayan guys, di ba? Pag mag-isa ka lang, so I need help. So, ayan na nga siya guys. Medyo mahirap lang talaga siyang ikabit. So, it's just the right size for my wrist. And of course, I wouldn't be wearing it with this silver-toned jewelries, bracelets. So, ayan siya guys. Ang cute lang niya. And it's written Louis Vuitton all around this hardware. It's a shiny hardware, hindi siya yung parang textured hardware, so it can easily get scratches or anything, so you have to be very very careful, lalo na pag humahawa kayo ng mga handbag sa wrist ninyo, pag diba pag ganon, kasi minsan umiikot yung bracelet eh. So yan, I think they also have this in monogram canvas, but I prefer it in Damier Ebene. So yeah, let's continue to the next piece. So yan, habang nagva-vlog tayo, suot ko na rin yung bracelet. And here's the second piece. Let's unbox it, untie the ribbon again. So tada, it's not a wallet guys. Wow, so iba pala yung dust. Ay, hindi siya dust bag guys, paper lang siya. So this one doesn't come in a dust bag. Oh my god, ang ganda niya guys. And I wanted to buy the Confidential Bandeau in brown color, but they don't have it in that branch of Louis Vuitton. So ito yung sinuggest sa akin for the bag that I'll be showing to you guys. Ang ganda rin niya, no? So what's in this box? Nothing. Wala siyang mga textile or anything. It's just the box with the bundle. So here, Louis Vuitton, Paris, made in Italy. So I think yung mga silk nila is made in Italy. And then the small leather goods nila is mostly made from Spain. Parang ito, para siyang one piece lang. Wala siyang slit sa gitna, yung bracelet. So, kasi yung Confidential bracelet ko, parang meron siyang hati sa gitna talaga. So, parang pinagdikit lang yung ano canvas. So, anyway, we're done with the bracelet. So, here you go. Ang cute. It's super, super lovely color. And since I'm a fan of yellow color, kaya hindi na rin ako nakatanggi nung in-advise ako na ito na lang ang bilhin ko since wala sila ng Confidential bandeau na brown. Oh my god, it's so beautiful. It's so soft, guys. And it's also very long. So, ayan siya. Half fold. And then, pag
ano siya, ganyan siya kahaba. So, iaano na lang natin yung measurements dyan. And look at that, ang ganda ng mga ano, print niya. So, may Louis Vuitton na tag, Louis Vuitton Paris, LV. And diba? Oh my God. Super love it. And then, eto, similar siya. Meron siya dun sa confidential bundle. And I bought this one kasi gusto ko siyang ilagay sa bag. And then, pwede mo rin siyang gawin as headpiece. Parang nakita ko siya sa YouTube videos na it's better if you fold it in half. Ayan. Para mas manipis siya to put it in our head. So, let's try it on, guys. Guys, ang cute niya. So, there you go, guys. I think ang cute niya. Let me know kung nakukutan kayo na headpiece siya. I think tong label lang dito is medyo, ano siya, annoying. Abala siya. I don't know if I will cut this or just leave it in there. So, yan. Dito sa end niya is meron siyang Louis Vuitton. And then the other one, wala. And also, what I like about this bandeau is reversible, diba? So, ayan, meron siyang ibang design dito and then ibang design on the other side. And you can also use it multiple ways. So, pwede mo siyang necktie or scarf. So, ayan, paano ba siya itie? So, ganyan lang siguro muna, diba? At least I know how to, ano ba, use this in different ways. Hindi lang siya sa bag or hindi lang siya sa head. So, ayan. I just need to learn how to tie it on my neck. So, pwede rin ganito. Wrap around your neck. Ayan. Para kang masasakal, diba? Charot. Pero, ang cute talaga ng color niya dito, guys. So, it's great for spring and summer. Ayan. So, I think ito yung pinaka latest nila na ano, design ng LV. So, ayan. Kasi may nakikita akong ganitong design sa bag lately. I am not sure about that though. So, ayan. Ang cute! In all fairness, ha, ang soft ng silk, guys. Diba? Super love it. And I do suggest, pag gagamitin nyo to, it's better na mag-hand lotion muna kayo para malambot yung hand ninyo and para walang mga sumasabit. Malay ninyo, diba, mag-run yung ano, yung material. So, ayaw naman nating ma-damage siya. Look after our things na medyo binayaran natin ng may pagka-pricey, ganyan. So, yan. Pak! Ang ganda, guys, no? Ang ganda niya lang. So, here's my big box. My big guys. Sobrang kinikilig ako dito, guys. Nakita ko pa lang siya sa shop noon. Actually, ikukwento ko sa inyo kung ano yung kwento kung paano ko siya nabili. Yun nga guys, nung na-reach na namin yung store, may babae sa door. Lagi namang ganun sa LV. Every LV shop na pupuntahan ninyo, boutique, is meron talagang assistant. So, iche-check niya muna kung available ba sa store yung item na hinahanap ninyo or yung mga gusto nyong i-view para hindi ma-waste yung time ninyo. And then, pag meron, maghihintay ka. And then, after a while, meron nang nag-assist sa amin, the guy. And then, so sabi ng lady, merong isa, last na daw to. And then, when that guy assisted us, sabi niya, wala na raw tong pochette metis in reverse. So, sabi ko naman, but the lady just told me na meron pang isa. So, yun, okay, let me double check, sabi niya ganun. So, dinouble check niya. Andun nga, guys. So, minsan, parang ayaw na lang nilang ibenta sa ibang tao or meron silang mga ibang client na nire-reserve nila yung bag. And you don't even get that special treatment from expensive shop like this. Parang, alam mo yun, tinitingnan, alam talaga nila pag mayaman ka. So, parang pag mayaman ka, may special treatment ka. I just feel like that every time I go to LV shop, parang may, ewan ko, I don't wanna call it discrimination, ganyan. Pero yun talaga yung nafe-feel ko every time I go to LV shop. Kasi nga naman, I cannot afford like every year bibili ako ng LV bag. Siguro small leather good pwede. Pero yung ganito na mga bags, and every year parang 2 to 3 times silang nag-i-increase ng price. So, I cannot really afford to buy mga luxury bags like this. Anyway,
anyways, my point naman is, they should treat everyone with respect. Or, alam niyo yun guys, dapat fair sila sa mga customers. Kasi mahirap man or mayaman, kasi pinag-ipunan din naman natin to and nagko-contribute din tayo dun sa revenue nila guys, diba? So, dapat fair lang din yung treatment nila sa customers. So, dapat kung paano yung customer service nila sa rich people, ganun din yung customer service nila sa medyo kaya lang bumili or pinag-ipunan lang, diba, as a gift sa ating sarili. And since minsan lang tayo bumili, parang gusto din naman natin yung ma-experience natin yung the best na customer service nila, diba? Hindi naman yung parang OA na customer service, but yung okay lang, diba? Pero minsan you feel like, you feel awkward sa mga pinapakita ng mga sales associate. But anyways. Ang dami ko na namang hinanash guys, no? Oh my gosh. So yan, ang haba ng ribbon. And sometimes I use this ribbon to make something like, ano, mga headband. Ganyan. Or pang hair ties. So it's a magnetic box. Char, tinatago ko talaga yung mga box guys. Syempre binayaran mo rin yan. Kita nyo yung boxes doon. Tapos boxes doon. Talagang, ano, tinatago ko talaga sila. So, here you go! Oh my gosh! So, yan lang guys! Oh my gosh! Oh, ano to? Parang, tingnan mo, hindi man lang tinanggal nung ano. Actually, yung nag-serve sa akin, it's, I can say na he's not that friendly. I don't need him to be very friendly, diba? But, the customer service that you deserve, so, they should treat everyone like the same. So, ito siya, my Vachetta leather na brown or parang darker. Kasi yung pochette metis in monogram canvas, ayoko nung ano niya. Gusto ko sana yung monogram canvas kung ganito din yung handle niya na color. Hindi siya yung parang beige. So, madali siyang madumihan. And, yeah, oh my gosh, I think you've watched, if you're watching this, I know you've watched like a proper unboxing videos from those expert vloggers, ayan. And, I'm speaking in Tagalog kasi mostly na nagva-vlog ng unboxing videos ng mga luxury brands, they're already speaking in English, kaya mag-Tagalog tayo, Taglish. So, there you go. This bag is made in Paris. Louis Vuitton, Paris. Meron siyang R. I don't know what that R stands for. And then there's LV. And then there's Vachetta leather. So, yan. And I checked this bag. And then sinasabi ko nga na, oh, I just want to see the bag first. If it has like, you know, damages, faulties. Kasi medyo maraming issues tong bag na to. Like kung paano yung ano niya, mga alam niyo yon, kung maarte ka talagang bumili. But pasalamat siya, hindi naman ako ganun ka-fussy. So meron din siyang Vachetta leather dito. So may straps, meron siyang Louis Vuitton din doon. Oh, parang tingnan niyo guys. Oh, hindi ko to nakita before. Meron siyang parang scratch na sa hardware kasi very shiny. But I really love this bag kaya I think I would still keep it. So, dito, sa side na to, ang mga problema dati, nagkaroon ng issues sa glazing and stuff. And kita nyo yan nga, medyo hindi siya pantay. Ayan. So, I got this bag for 1,830 and I think soon, magkakaroon sila ng price increase. So, dito sa mga glazing niya dito, hopefully, hindi siya mag-crack in time. So, here's at the back, Louis Vuitton sa may zipper pull. So, yun. Very smooth naman siya pag inopen. And then, suede siya sa interior dito. Wow! Ang ganda, guys! Sobrang kinikilig ako dito. And then, let's open it. Paano i-open ba? Ayun, ganun. So, yan lang. Pagsalubungin nyo lang silang dalawa. Oh, actually, ito pala. Hindi siya gumagalaw. Okay. So, ito lang ang gagalaw para ma-open yung clutch. Okay. So, ayan siya. Ta-da! Ganda talaga ng reverse. Pero, alam nyo guys, nung before ko to bilhin, parang nagpaparamdam yung monogram sa akin kasi lagi akong nakakakita ng may suot ng monogram and it looks so shiny talaga. And bihira lang ako makakita ng
gumagamit ng ito, reverse. So, I think mas popular yung monogram canvas. Or is it because mas maraming issue tong reverse kesa yung monogram? So, ayan siya, guys. Meron siyang Louis Vuitton Paris made in Spain. Charot, made in France. Ano na yan? Fake? So, ayan. Suede din siya sa loob. Ayan, mayroon siyang 3 compartments. Medyo malalaki din yung compartments na dalawa. And then the other one is just flat compartment. So, I'll try to put the strap and make a mud shots for you guys. And here's the strap. Chinek ko rin naman yung mga stitches niya. It's, ano, perfect naman siya in fairness. So, it's adjustable straps. It has 1, 2, 3, 4, 5 adjustable holes. And then, ito yung D-ring niya for the strap. Meron din siyang Louis Vuitton. Hopefully, this is not a return item. Hindi naman siguro. Pero yun nga lang, ang problema ko kasi is yan, oh, hindi siya parang pantay. Kita nyo. Ayun. Ayan. Kita nyo ba, guys? So, mga dapat ganito kasi, perfect talaga siyang ginagawa kasi sa price na binayaran ninyo. And sometimes, Louis Vuitton is losing their, ano ba, parang quality control na. Kasi tingnan nyo naman, guys, oh, but since gustong-gusto ko tong bag, I'm not going to make an issue about it. Pero marami talaga, guys, nagkakaroon ng problema sa bag na to. And yan. Tara! Ang ganda, diba, guys? So, expandable naman siya, actually, pag marami kang nilagay dito sa bag. Pero, I advise you not to put so much stuff inside this bag. Kasi, baka dyan magkaroon ng problema sa mga glazing. So, na-overstretch siya. So, ayan. Pwede nyo ring hindi na lang hawakan, pero hahawakan ko, diba? So, ayan. Ah, mahirap ilagay. Ayun, magagasgas siya pag ganun ang ginagawa natin, guys. I won't recommend to do that way. So, ayun. Ginawa ko pa rin, diba? So, tada! Ayan na nga, guys! And my mom was super excited to see this bag nung binili ko. But then, gagawa nga ako ng unboxing videos, my God, for my channel, diba? Kaya it took me like 3 weeks bago ko siya na-unbox. So, I bought this nung birthday ko talaga, exact birthday ko. That was like Saturday kasi. So, it was my day off from work. Kaya I got this. I went there with Amber and John. Oh my gosh, ang ganda niya, guys. Tinitignan ko siya sa salamin, kaya pasensya kayo kung hindi ako nakatingin sa inyo, guys. Super ganda niya, and I think it would suit any outfit, like casual outfit, mga ganyan, and pang-office na outfit, you know. Mga shirt and trousers, pwede din, guys. And any color would go anyway with this, ano, bag. Ah. And syempre, ito ang uso. Crossbody. So, I would really love to wear it as a crossbody kasi mas secured siya sa shoulder, guys. And tong strap niya, pag nakalagay dito, nag-i-slick talaga siya. So, I think I'd prefer to wear it like this as casual wear. And very accessible siya pag kukuha kayo ng gamit. So, ganun lang, guys. O, diba? Kesa pag naka-shoulder wear siya. So, parang it's just difficult to lock the bag pag walang laman. Yun naman yung mga napapanood ko, which is true talaga. Kailangan meron siyang laman sa loob so you can easily close it. Tignan nyo, guys, ang hirap i-close na. So, meron pa siyang plastic dito sa hardware niya. And I don't think I will remove it para ma-protect ko ng mas matagal pa yung ano hardware. Para hindi siya maging prone from scratches or anything. So, yeah. Hopefully, hindi ko siya pagsisihan in time na binili ko to. Kasi this bag is very durable naman. And yung, alam niya yung material niya talaga. So, hindi siya madaling masira or ma-scratch. Kasi meron din akong mga monogram canvas. And okay talaga yung mga canvas na ganito. Nagla-last long siya kaysa yung mga leather, mga ganyan na mga sensitive yung material. So, yeah. I'm super in love. So, ayan, pinag-ipunan ko talaga to, guys. Actually, dream bag ko siya. Like, hindi OA, guys, ha? Talagang dream bag ko siya. I wanted to buy this even, like, few years ago, few years back.
So parang mga 1,100 pounds lang siya, guys. And then I do check it every now and then. So naging 1,300 hanggang naging 1,500, hindi ko pa rin afford noon, or nanghihinayang pa rin ako mag-spend ng ganun na amount for the bag. And then nung gustong-gusto ko talaga siya, naging 1,830 na siya this year. So yun. Ang laki ng price increase niya, guys. So hopefully pag ibebenta ko siya in time, which I don't really intend to. Ayan, pwede mo siyang ibenta sa price na kung how much mo siya nabili. And talagang ipapasa ko naman to kay Amber in time. So, di ba? Ang cute. So, ito na nga yung purpose ng bando na binili natin. Bando. So, ayan. Mas makapal siya, or mas, ano bang tawag doon? Mas ganun siya kaysa sa Twilly. Ang Twilly is mas maliliit. Etong bando, pwede mo siyang gawin talaga na parang pang scarf, ganyan. So, I don't really know kung suitable ba siya dito sa color or ng bag. Let me know in the comment section, guys. Ayan siya. So, hindi ko sure. Pero sabi naman nung sales associate, okay naman daw. Ayan. Medyo tipid magsalita yung sales associate nun eh. Siguro hindi pa siya nag-lunch or something. You know, when you go to LV shop, parang mas knowledgeable ka ba kaysa sa mga sales associate nila. Na-experience nyo rin ba yung ganun, guys, pag pumapasok kayo sa mga luxury brand? Let me know in the comment section kung paano naman ang experience nyo sa luxury brand boutiques. So, ayan, guys. Pag-aaralan ko pa kung paano siya itali. So, ayan nga siya, guys. Nailagay ko na, but I don't really know how to put it on those handles. So, kailangan kong pag-aralan yan. Kasi hindi siya pantay, oh, guys, diba? But I really love the color. Tama nga naman, it suits the bag. Pero paano ba yan? And then this tag niya, natanggal na siya agad, natatanggal na siya. So, ba diba, ang mahal, pero hindi nila ini-stitch properly. So, isang hugot lang, tanggal na. Ba diba, guys, oh. Ayan, nakita nyo. Kasi kanina, naka-stitch pa yan. But now, talagang gusto nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Ayun. So yeah, that's all for today's video. Ang ganda niya, guys. I'm sure may enjoy ko naman tong bag na to. Kasi mahilig din ako sa mga ganito lang na size na bag. And maybe soon I will do a comparison of this pochette Métis in reverse sa aking Alma BB. So, yun. Kasi is structured bag yung BB, di ba? Yung Alma BB. So, ito, mas nai-stretch siya. So, I think mas marami kang mailalagay dito sa pochette Métis. So, yan. Hindi ko na siya matanggal-tanggal. So, hopefully, na-enjoy nyo rin tong vlog na to, guys. Let me know in the comment section kung may tanong kayo. And, yes, thank you so much for watching! See you in my next vlog!